Good morning sa inyo mga gimmick. Isang masayang araw sa inyo sa mga kagimmick natin dyan sa Visayas. Maayong udto kaninyong tanan. So for today's video, for today's gimmick, samahan nyo ako. Meron lang tayong bibistahin na isang kainan dito sa may Paranaque. Bagong bukas na kainan. Ang may-ari nga pala niyan ay si Joel Torre. So ang pupuntahan natin ay ang kanyang JT's Manukan dito sa may Sucat, Paranaque. So tara mga kagimik, samahan nyo ako sa aking biyahe. Morning sa inyo ulit mga kagimik. So, ito mga kagimik, no, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng C5 extension. So, dito tayo nagdaan mga kagimik para naman mas medyo mahaba-haba ang ating ride. Kasi pag doon tayo nagdaan sa kabila, doon sa palabas ng subdivision talaga namin, eh medyo maputi. Kaya yung mga kakilala ko dyan, yung mga nakakakilala sa akin, itatanong ninyo bakit dito pa ako nagdaan, eh pwede naman dun sa may palabas ng ating subdivision at ang tagus natin ay sa pure gold na, no? So dito ko piniling magdaan kasi alam nyo naman, palabas dun sa ating subdivision ay napakaputik, lalo na't umulan kagabi, di ba mga kagimik? So, dito tayo nagdaan para mas medyo mahaba-haba ng konti ang ating pag-rides. So, ito nga ang C5 extension, mga kagimik, no? At kagaya nga ng nabanggit ko kanina, ay pupunta tayo dyan sa may JT's Manukan. So, ang may-ari niyan ay ang actor na si Joel Torre. So, titikman natin yung kanyang restaurant. At kumusta ba sa panlasa natin? So mga kagimik, no? Ayan ha, andito tayo ngayon sa may SM Sucat. So dyan sa may unahan, kakana na tayo dyan. Ayan ang tinatawag na Dr. A. Santos Avenue o ang Sucat Road. Oh, ito mga kagimik, nandito na tayo sa Dr. A. Santos Avenue. Dito nga pala sa Paranaque, gaya ng sinasabi ko sa inyo, meron ng motorcycle lane dito. Kaya lang dito sa may parting ito ng ano, meron dito ay napaka-pangit talaga ng motorcycle lane eh. So hindi talaga maganda. Tumatalbog-talbog ka. So hindi maganda yung pagkakagawa nila ng motorcycle lane. Pero tayo mga kagimik, kahit ba tumatalbog-talbog, try natin magdaan pa rin dito sa motorcycle lane. Kasi ito naman ang tama talaga eh. So ayan o, makikita natin medyo maayos-ayos dito. Diyan sa may bandang unahan mga kagimik, medyo matalbog dyan eh. So siguro iwas-iwas na lang tayo, pero balik pa rin tayo sa motorcycle lane, no? Para mas maging maayos ang daloy ng trapiko. Ayan mga kagimik o. So kung makikita nyo, pangit talaga yung motorcycle lane. So iwasan lang natin ng konti, lagpas lang tayo ng konti kasi medyo matalbog dyan eh. Pangit yung lane na ginawa nila dyan. So dyan sa may unahan, babalik ulit tayo ng motorcycle lane. So medyo pangit lang dito sa ano eh. So ito mga kagimik, no, magaan tayo. Hindi natin masabing breakfast ride to. Siguro brunch ride. Kasi ang opening ng restaurant ni Mr. Joel Torre ay 9 o'clock. So mga kagimik, ang oras natin ngayon ay
32 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. So siguro mga 10 o'clock mga kagimik, nandiyan na tayo sa JT's Manukan. So malapit lang naman siya mga kagimik, no? Andiyan lang siya sa may halos tapat ng Manila Memorial Park. So mangyayari siguro sa atin ay brunch ride na mga kagimik. Oh mga kagimik, ngayon no, maganda ang panahon. Medyo maaliwalas. Hindi kagaya kahapon, umaga pa lang maulan na. Hanggang sa nung nagtanghali. Tapos medyo nawala at nung gabi, ayun. Umulan ulit. So ako nga laging nag-aalala dun sa anak kong panganay kasi panggabi siya eh. Ang ulan pa naman natin ngayon. Lagi talaga sa gabi. So ang hirap kaya siya. Yung anak kong panganay pinagbabaon namin ng tsinelas. Kasi yung leather niya eh. Siyempre pagka ganyang maulan, tapos mapapadaan ka sa baha, kawawa naman ang sapatos, di ba mga kagibig? Hindi naman basta pinupulot lang natin ang pinabibili natin ng mga gamit ng anak natin. So kaya doon sa bag niya, kami ng kanyang nanay, pinapayuhan namin siya lagi magdala ng tsinelas para just in case nga na umulan at may dadaanan siya mga baha . Doon pa lang sa school sinasabi na namin magtsinelas ka na. Huwag kang mahihiya kung nakatsinelas kang po maulan . Kaysa naman masira ang yung sapatos. So ayan, medyo mabagal lang ang daloy ng trapiko dito kasi maraming ngayon mga nagsasakay tsaka ito mga palabas ng ito nga pala yung subdivision namin mga kagimik, no? So dito dapat talaga yung labas ko. Kaya lang maputik dyan . Sayang naman yung motor natin . Kakalinis lang natin. Kaya lumihis tayo mga kagimik. So yun mga kagimik, no? Ngayon nga pala yung araw ng Biyernes. December 2 na tayo. So 23 days na lang. Magpapasko na. So mga kagimik, saan ba ang mga Christmas tipar natin dyan? Kami nga ito, meron kaming yung sa batch ko ng high school meron silang Christmas party yata sa Linggo. So tayo mga kagimik hindi na tayo makakaten kasi Linggo no? So kasi kinabukasan may pasok. So mabibitin lang tayo mga kagimik pag umaten pa tayo. Parang ito nga pala mga kagimik no? Nung November 20 umaten tayo ng alumni homecoming nung aking alma mater, ang Coleo de San Juan de Letran. So ginawa siya nung November 20 Linggo, kaya yun, medyo alanganin talaga. So nagpapasalamat nga pala ako at gusto ko lang i-shout out kay Bro Gerald Trinity. So salamat sa pagsabay sa akin nung papunta dun sa Letran. At kay Brother Arnold Pabalan. So siya naman yung kasabay ko nung umuwi ako mga kagimik, no? Nung galing tayo ng Letran na gabi na, hindi na tayo nakasabay kay Bro Gerald kasi nag-e-enjoy pa siya Nag-e-enjoy pa niya yung homecoming. So kasama niya ang kanyang misis no na si Lani. Shoutout nga pala. At salamat sa pagpapasabay sa akin. Actually yung una usapan namin ni Bro Gerald, magmumotor kami. Sabi niya motor daw kami papuntang Letran. So kaya lang nagbago isip niya. At saka okay na rin kasi baka nga umulan sa gabi, sabi ko nga kanina, di ba? Observation ko din lagi, pagka gabi talaga naulan. So, tapos yung nangyari pa nga nun mga gimmick, Sabado, nilinis ko yung motor ko kasi napaka-dumi na. So, habang naglilinis ako, naulan nun mga kagimik. So, sabi ko nga, ako, sana bukas papunta kami ng homecoming namin, ng alumni homecoming namin, sana naman hindi umulan. So
Kawawa naman ng Diyos, maganda yung naging panahon ng araw na yon. Kaya nga lang mga gimmick eh, hindi na kami nagmotor. Sinabay na lang ako ni Broje sa kanyang auto. At nung pauwi nga, kay Bro Arnold ako sumabay. So salamat sa inyo mga kagimik. Salamat sa inyo sa mabubuti niyong loob at ako inyong isinabay. gusto ko nga din para magpasalamat sa mga followers ko sa Facebook, no? Maraming salamat sa inyo mga kagimik. Sana naman i-like nyo rin naman yung mga videos ko. tsaka ano, pa-support na rin ng aking YouTube channel. Kasi mas marami ang aking followers sa Facebook eh, kaysa sa subscriber ko sa YouTube. So hindi naman tayo ganun ka husay pa sa pagba-vlog, no? Ito talaga libangan ko lang mga kagimik. So sana maka-monetize din kahit papaano. Ako eh, ang sa akin, gusto ko lang maka-monetize. Kahit siguro maka 1,000 subscriber lang eh, yung ma-reach mo lang yung ano eh, yung monetization. Tapos yon yung watch hours na 4,000. Hindi naman natin inaasam pa na magkaroon tayo ng mga milyon na subscriber. Magkaroon nga lang tayo ng siguro mga 5,000 subscriber mga kagimik eh. Napakasaya na natin. Kasi ito naman eh, parang outlet na lang natin, no? So habang nagra-rides tayo, ganyan, naidodokumento natin ang ating kaganapan sa pagra-rides natin. So sabi ko nga ako mga kagimik, no? 11 years na ako nagmumotor. So 2011 pa. At napansin ko talaga sobrang dami na ng nagmumotor ngayon. Kaya ingat-ingat lang tayo sa mga kasama kong riders. So ito mga kagimik, no? Nandito na tayo sa JT's Manukan. Matitikman na natin itong JT's Manukan. So ito, park na lang tayo dito. Pwede naman siguro dito. So ito yung lugar ng ano, JT's Manukan. So kung mapapansin natin mga gimmick, mga poster si Jolong Torre. All you left me was the radio. And it goes like, ooh, ooh, yeah, yeah. And it goes like, ooh, ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. And it goes like, ooh, ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. Oh, every single song tells me we're through, yeah. But
Ayan, yung mga gimmick, no? Yung mga posters ng ano, pinikula niya yung Sergio ng Torre. Ayan. Ito naman yung sa OJT, yan. Ito, mga gimmick, ayan din, oh, amigo. Ah, hindi ko pa napanood yung binigo na ito, amigo. Ano, sila Ronnie, Lazaro, Dembol, Roro, Rio, Lockskin. Tapos ito, yung pinaka-ito sa pinakasikat ng pinigula yan, Oro, Plata, Mata. Eto mga kagimik, dumating na ang order natin. Pecho at garlic rice. Order din tayo ng Sprite. So tara, let's eat. Gimmick, buto na lang natira, bus na. So ayan mga gimmick, meron tayong take out para kay misis. Ayan. So ayun mga gimmick, nakakain na rin tayo sa JT's Manukan at masasabi kong napakasarap ng kanilang chicken inasal at ang kanilang garlic rice ay malasa din naman. Okay na okay din yung lugar nila, no? Maaliwalas. At nakita nga natin na may mga posters ng movies ni Mr. Joel Torre. Pero ayun nga, no? Nakausap natin yung isang staff doon at nalaman natin na franchise lang pala yung James Manuman Sucat. Pero okay lang naman kasi may tatak ni Joel Torre pa rin naman. At saka, yan, sabi ko ha, kaya tayo bumisita is tripan nga natin yung Manukan, no? Tinig pa natin yung mga inasal nila doon, manchikin nila at masasabi ko ang okay na okay din naman. Okay sa presyo naman, okay naman, hindi naman masyadong mahal, hindi naman masyadong mura. So, budget friendly naman dito. So, hopefully, makabalik ako dyan at kasama ko na yung aking pamilya. So, yun mga kagibit, no? Lagi lang natin tandaan. Spread your vibes, always be positive, and right side lang tayo mga kagibit.